Nung unang panahon, may isang inahing baboy na may tatlong biik at hindi sapat ang kanilang pagkain para mapakain sila. Kaya nung sila'y nasa hustong gulang, pinalayan niya ang mga ito sa mundo upang hanapin ang kanilang mga kapalaran. Ang unang maliit na biik ay napakatamad. Ngayon, hindi ko na kailangan maglakad pa sa malayo papunta sa paggawaan ng laryo. Mas gugustuhin ko pang magtrabaho ng kaunti at pagkatapos ay gugugulin ang natitirang oras sa hapon sa pag-relax. Ayaw niyang gumawa ng anumang gawain kaya itinayo niya ang kanyang bahay na gawa sa dayami. Ang ikalawang big ay medyo nagsikap magtrabaho, pero siya ay medyo tamad din. Ngayon, hindi ko na kailangan maglakad pa sa malayo papunta sa paggawaan ng laryo. Ang mga kahoy ay mas matigas kaysa sa dayami. Sa palagay ko, kaya nitong gawin ang trabaho. Pero ganun pa man, ako'y pagod na. Mas gugustuhin kong magtrabaho na ang kaunti at pagkatapos ay gugugulin ang natitirang oras sa hapon sa pag-relax. Kaya itinayo niya ang kanyang bahay gamit ang mga kahoy. Pagkatapos, magkasama silang kumanta at nagsayawan at naglaro sa natirang oras sa araw na iyon. Ang ikatlong maliit na big ay nagtrabaho ng gusto buong araw at itinayo ang kanyang bahay gamit ang mga laryo. Ito ay isang matatag at kumpletong bahay na may kasamang isang magandang pugon at chimenea. Mukhang kaya nitong labanan ng pinakamalakas na hangin. Nang sumunod na araw, isang lobo ang dumaan sa daan kung saan nakatira ang tatlong biik. Nakita niya ang bahay na dayami ng unang biik at inamoy ang nasa loob. Isang biik! Sigaw niya. Ang maliit na baboy na iyan ay magiging isang napakasarap na pagkain sa hapunan ko ngayong gabi. Kumatok siya sa may pintuan at sumigaw. Munting biik, papasukin mo ako, papasukin mo ako! Hindi kita papapasukin! Pagkatapos ay pinakita ng lobo ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung ganon, ako ay hihinga ng malalim at magbubuga ng hangin para bumagsak ang iyong bahay. Kaya huminga at nagbuga ito ng hangin at napabagsak ang bahay. Ibinuka ng lobo ang kanyang bunganga ng napakalaki at kumagat ng napakalakas. Ngunit ang unang biik ay nakatakas mula sa lobo at mabilis na tumakbo palayo sa abot ng kanyang makakaya para magtago kasama ng ikalawang maliit na biik. Ang lobo ay nagpatuloy sa daan at tumaan sa ikalawang bahay na gawa sa mga kahoy. Naamoy niya ang mga biik sa loob. At muli ang kanyang bibig ay nagsimula magtubig habang iniisip niya ang tungkol sa masarap na hapunan na kanyang gagawin. Kumatok siya sa may pintuan at sumigaw. Munting mga biik! Papasukin ninyo ako! Hindi ko na papasukin! Kaya ipinakita ng lobo ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gano'n ako ay hihinga ng malalim at magbubuga ng hangin para bumagsak ang inyong bahay. Kaya huminga at nagbuga ito ng hangin at napabagsak ang bahay. At ang dalawang maliliit na biik ay naiwang nakatayo sa harapan ng nakakatakot na lobo. Sinubukang habulin ng lobo ang mga biik ng sabay, ngunit siya ay naging masyadong matakaw at ang kanyang malaking panga ay kumagat sa hangin. At ang dalawang biik ay tumakbo ng mabilis palayo sa kung saan kayang dalhin ng kanilang mga maliliit na paa. Hinabol ng lobo ang mga biik sa daan at muntikang mahuli. Ngunit pareho silang nakarating sa bahay na laryo sa tamang sandali at isinara ang pinto bago pa sila mahuli ng lobo. Ang tatlong mga biik ay nag-umpukan sa loob ng bahay, nanginginig sa takot sa lobo na nasa labas. Ang lobo ay hindi nakakain sa buong araw, kaya siya ay nagutom ng husto sa paghahabol sa mga biik. Ngayon na, naamin niya ang tatlong biik sa loob. Alam niyang magiging magandang pista ang naghihintay.
tumatay para sa kanya sa kabilang panig ng mga pader ng Laryo. Kaya hinampas ng lobo ang kanyang mga paa sa pintuan at sinabing, "Munting mga biik! Munting mga biik! Papasukin ninyo ako! Papasukin ninyo ako!" Kaya ipinakita ng lobo ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung ganoon ako ay hihinga lang malalim at magbubuga lang hangin para bumagsak ang inyong bahay." Kaya huminga at nagbuga ito ng hangin. Huminga at nagbuga ng hangin. At huminga, huminga at nagbuga. Nagbuga ng hangin. Ngunit hindi niya mapabagsak ang bahay. Sa huli, siya ay nahingal. "Hindi ko na kayang huminga at umiip pa!" Nang malaman niyang hindi na niya kayang huminga at bumuga ng hangin at sirain ng bahay, ang lobo ay mas lalong nagalit. Sinabi niya na, "Bababa ako sa inyong chimenea at kakainin ko kayo dyan sa loob ng inyong bahay!" Nang malaman ng maliliit na biik kung ano ang kanyang gagawin, naglagay sila ng kalderong puno ng tubig sa pugon at gumawa ng nagliliyab na apoy. Habang pababa ang lobo, kinuha nila ang takip ng kaldero at ang lobo ay nahulog diretso sa kumukulong tubig. Ang mga biik ay agad na isinara ang takip at iyon na ang katapusan ng malaki at masamang lobo. Close till I get up, time is barely on our side.